Eh di po. Ayan. So, ayan. So, actually, sa ngayon po, humihingi kami ng pasensya dahil wala pa po tayong ID capture sa mga branches natin. But instead, ang pinopromote po natin ngayon is yung UMID card upgrading. Mm-hmm. Paano yan? Yan. So, ang kailangan nyo lang po yung mga miyembro po natin na wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture po kayo. Mm-hmm. So, pwede po kayong mag-request ng UMID card upgrading. Mm-hmm. So, from UMID card, magiging UMID pay card na siya. Ang syala. Upgraded. Anong ganap kapag upgraded na ang yung UMID card? So, hindi na lang siya identification card kasi may ATM functionality na yan. Mm-hmm. So, yun, di ba, yung iba baka nagkakaproblema sa DAEM registration. Mm-hmm. So ito na isa sa mga solusyon kasi matik na siya na yung UMID card pay yung UMID pay card ninyo registered na siya sa disbursement account. So yung benefits ninyo, yung loan process niyo diyan na siya papagsak. Diba diyan na siya papasok. Paano po bang proseso? Paano mag-apply? Okay, so ang proseso lang dito, ang kailangan nyo lang gawin is mag-login kayo sa inyong MyDataAssets account. So, syempre, dapat nga, kagaya na nabanggit ko, wala pang 10 years simula nung nakapagpa-capture kayo. Mm-hmm. Okay? Kasi actually, ang gagamitin natin, syempre, same na mukha pa rin. So, kung ano yung picture ninyo. Huwag iba, no? Yes, kung ano yung mukha po ninyo 10 years ago, yung pa rin. So, ayun. Okay. So, medyo na... kasi mag-reflect kung ano yung ano. Yes, okay. Anong details mo. Mm-hmm. So, parang ang gagawin lang natin, i-reprint lang natin siya. Mm-hmm. Yung nga lang, syempre, i-reprint na natin siya sa pay card na. Mm-hmm. So, hindi na lang siya identification card. Yun nga, kagana nabangkit ko, pay card na rin siya. Mm-hmm. So, ibibigay nyo lang yung consent po ninyo doon. And after that, yan, saan tayo pupunta? Sa Union Bank naman. Mm-hmm. Okay, so pupunta tayo sa Union Bank website or doon sa kanilang app, Union Bank app. So, gagamitin lang natin yung mga credentials na naka-display din yan doon sa once na binigay natin yung consent natin doon sa MyDataAssets. Yung consent po ha, data sharing consent natin. Mm-hmm. So, yun. So, may mga ibibigay na details doon sa inyo na gagamitin naman ninyo once na kayo ay nag-login naman doon sa Union Bank. Mm-hmm. So, mag-open lang kayo ng account doon. By the way, ito yung iba kasi sabihin nila, naku, Union Bank, mag-open kami ng bank account. So, baka ano, may maintaining balance. Wala po maintaining balance to. Diba? So, wala siyang maintaining balance. Maintenance lang. Tapos ano rin yan, wala siyang maintaining balance, tapos hindi rin siya nag-close. Diba? Iba to, iba, ibang account to. Kakaiba, diba? Mm-hmm. So, ano siya eh, ano, very convenient para sa mga member natin. Syempre diba? Gusto natin kasi yun, iba worry, diba? Baka pag nag-open ako ng account, paano yung pag hindi nalagyan? Oo, diba? Usually pa ang tanong, kailangan ba ng malaking halaga para makapag-open? Pero dito, zero. Diba? Pero ito ang catch natin dyan, kasi may, catch. Wow. Okay. Go. So yung catch natin dyan, may Ascenso Raffle si Union Bank. Yan ang gusto ko. Ano ba diba? To? So yung Ascenso Raffle ni Union Bank, para lang to, exclusive lang to para sa mga mag-a-upgrade ng kanilang UMID card to UMID pay card. Siyempre naman. Yeah, so ang kailangan lang dito, may maintaining balance lang siya na 2,000. Magde-deposit lang kayo doon. Mm-hmm. Maintaining balance. Tapos meron lang kayo na parang mag-transfer kayo using InstaPay or gagamitin ninyo yung account ninyo to purchase online. So, minimum 500 pesos lang yan. Mm-hmm. Tapos yun nga, yung maintaining natin is 2,000 pesos. May raffle entry na kayo. Nice. Tapos, ano ang anong pwede nyo mapanalunan dito? Ano? Weekly may raffle. Weekly? Yeah, may weekly raffle dito. GC. Oh. SMGC, 5,000 pesos. Akala ko, group chat. Hindi. Yeah. Ano? SMGC, gift certificate. Gift certificate. Okay. Klaruhin natin so, yan. So, yun ha, gift certificate. Hindi group chat. So, yun ha. Tapos, aside from that, ayan, may pa-inmax. Oh! Diba? Mm-hmm. Gusto mo magka-motor, sumali ka na, mag-upgrade ka na. Oo, at ito ang pinaka-bongga dyan, Nissan Navara. Ang tabay. Oo, diba? So, talagang... So, Nissan Navara ang pupunta, gagamitin mo sa pagpunta ng branch. Diba? Naman. Gusto ko yan. So, mga members, no, pinag-uusapan ho natin ay ang UMID card po. Kung gusto niyo po ganitong kadetali ang sagot, sali ho kayo sa aming talakayan. Kasama pa rin natin si Sir Jomer Gonzalez, ang mahusay na speaker po natin mula sa Member Education Department. Okay, sali ho kayo. Kung may mga comments kayo, concerns ho about SSS, nako, pagtutulungan ho namin ni Sir Jomer. At gusto namin din malaman kung ano po yung best practice nyo para sa pag-monitor at pag-verify ng yung mga records sa SSS. Okay? Kapit kamay namin sasagutin. Yes. Okay. Hirit na natin ito mula kay Sian Ablen. Hanggang anong edad po ba pwede mag-stop ng pag-remit ng SSS contribution? Ako, gusto nyo na mag-stop. So, ganito yan kay Ma'am or Sir Sian. So, actually, for the country, kung employed po ha, si Ma'am or Sir Sian, kailangan... mandatory po tayo hanggang sa tayo po ay umedad ng 65 years old. Ayun. Para sa mga employed members. Uh-uh. Yan. So,
unless kung tayo ay separated na po, okay, so pwede na tayo mag-file ng retirement at age of 60. Ayan. Basta meron kang at least 120 contribution. Actually, yan laging paalala namin sa mga seminars namin, sa mga orientations, na the magic number for the retirement is 120. Correct. Minimum lang naman po yung 120. Yung iba kasi, ay naka 120 na ako, pwede na ba akong tumigil? So hindi po, minimum lang yung 120. Okay. So kagaya nga ng tinatanong namin sa inyo, ano ba yung mga best practices niyo to check your records, di ba? So, kasi pag na-check ninyo yung records niyo, pag nakita niyo doon, ah, naka 120 na ako. So, sure ka na pagdating mo ng 60, pensioner ka na. Di ba? Pero yun nga, minimum lang yung 120. At again, as long as tayo ay employed, tuloy-tuloy po yan hanggang 65 years old. Kasi iba, sir, di ba, bata pa, nakaka-handle 20 months na ng hulog. Yes. So, stop na ba, mag-stop na ba dapat? Or? So, dapat hindi. Di ba? So, dapat hindi. Tuloy-tuloy. The more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Ayun, diba? Take note of that, okay? Mula naman kay Am-Am, Amiru. Tidal. Ayan. Good morning, ma'am. Ask ko lang po, paano po kapag forgotten lost S number na po, how can I retrieve it online po? Wala po kasing malapit na branch dito sa amin. Ako. Saan kaya siya, Am-Am? Balikan mo kami kung saan ka, no? Pero, sir, paki-address natin pero to. Yun, kung walang malapit na branch sa kanila, sa talagang effort, lalo siguro, lalo sa mga provinces, kasi diba, medyo may kalayuan talaga. So actually, last time, nung pumunta kami sa, actually, we conducted seminar sa Lawag. So, Silawag lang pa, Silawag pa lang nag-iisang branch lang natin for the whole Ilocos North. So, talaga, imagine mo yung mga, paano yung mga sa far from here. Kasi diba talagang dadayuhin nila. Pero no worries para kay Am-Am. Kasi, kung nakalimutan niyo yung SSS number niyo, meron kayong way to verify. Una is by calling us. Yan yung yan yung ano natin, hotline natin. Which is yung number natin is again, 1455. At, syempre, yung usap tayo at sss.co.ph. Nandiyan din yung ano ah sa CRMS natin. Pero yun, pwede kayong mag-email doon sa usap tayo at sss.gov.ph. Ilagay niyo lang yung detalye niyo doon. Magkwento lang kayo ng konti doon. Sabi, nakalimutan ko na kasi yung SSS number ko eh. Tapos lagay mo dito, so, ito yung pangalan ko, ito yung date of birth ko. Ito yung mga pinasukan ko, your valid IDs. Okay. Yan, attach ka rin doon ha ng mga supporting documents. At yun, babalikan ka namin. At saka balikan niyo kami ha. Paki-mention kung saan po kayong lugar para matrace natin kung saan branch po kayo malapit, okay? Mula kay HR Hanshan Plata. Uy, tingin ko company rep to. Okay. Regarding po sa SSS loan employee, nagkaka-penalty po ba si company if hindi nahuhulugan ni employee yung loan nila? Okay. Meron po bang accountability ang isang employer kapag hindi nagbabayad ang empleyado? Dito papasok talaga yung ano natin, yung tinatawag natin na employer legal obligations. Diba? So yan sa mga obligasyon ng ating mga employer na kung saan pagka yung ating empleyado may loan, obligasyon natin na ibawas yung monthly amortization sa kanilang sahod at i-remit yan kay SSS. Hindi lang natin obligasyon na aprobahan yung loan nila. Okay? I-certify yung loan application nila, i-deduct, i-remit kay SSS. May iba nagtatanong, paano eh, hindi naman sa akin, hindi naman ako nag-certify niyan. Kapasok niya pa lang sa company, sir. Pwede niya pa bang pabawas yung previous loan niya? Yes. Pwedeng pwede. Actually, once na hinar po ninyo yung isang miyembro at meron siyang standing loan balance kay SSS, inaako na po natin yung obligasyon to deduct and remit. Kaya nga po nakalagay, isa yan sa mga obligasyon ng ating mga employer, na pagka may newly hired employee tayo, pagsisecure po natin sila ng updated statement of account. Ayun. Hindi lang pwede yung chika-chika lang, na parang, may loan ka ba? Di ba, may loan ka ba? At sabihin naman ng empleyado, di ba? Ay, wala. Naku, loan ito. Di ba? Okay, meron. Ay, matagal na po yun. Yan yun na po yun. Diba? So, diba? Yung pala, nako, ay yung utang niya lumalaki na lumalaki na. Diba? So, again po, para matulungan din natin yung ating tulungan empleyado. Naman talaga. Tulungan yan eh, na kahit na hindi tayo yung nag-certify, again, hinar natin itong tao na to, andun na yung obligasyon natin na ipagpatuloy yung deduction at remittance. Okay? Para hindi na lumaki na lumaki. Kasi tandaan po natin yung loan ho, yung iba, yung miyembro ho kasi minsan nakakalimo. Di ba? Pagka nangutang, o yan, nag-apply ng salary loan. Ayun, pagkatanggap, ayun, nakalimutan. May utang kay SSS. Dapat i-update si employer, di ba? Hindi ho kami nakakalimot. Ang SSS ho, ay automatic po yan. Opo. No? Ang masaklap doon, pagkadating na pagka ikaw ang miyembro ay isang na nag-file na ng kanyang retirement, ibinaawas natin yan. Di ba? So, sa
resign naman, 'di ba? So, kumbaga eh kung sana nagampanan ng employer yung kanya obligasyon na i-deduct, 'di ba? So, hindi na lumaki. Okay. Sir, paki-acknowledge naman 'tong mga viewers natin ngayon. So, si Ma'am Lizel De Los Salvadico from Malaysia. Hi, hello po. And from Zenny, si Zenny, Ma'am Zenny Paras. Good morning, Ma'am Zenny. Good morning to all yan. Maraming salamat po sa pagtutok ngayon sa programa natin. Baka may mga tanong kayo, ha? Oo, sali ho kayo, ha? Sali kayo. Kahit na mukha kami tunog, may sakit ho kami. Hindi lang ho sickness ang topic natin. May pagaling na tayo sa awa ng Diyos na itatawid na natin ang mga pakiramdam natin. Sino ba mga nakaka-relate ngayon? Kasi oo nga, naging trending naman yung mga pag-ubo-ubo na yan. Anyway, okay, mula naman kay Storya ni Juan. Okay, ang sabi niya, please link to check mag-OFW ang kanilang SSS number if nakalimutan na nila, please. Okay, please siguro best practice niya to. Oo, okay. Please need to check mag-OFW kanilang number if nakalimutan na nila. Okay. So, probably baka yung ano niya. Baka tanong siguro siya. No? Usually kasi yung mga OFW, sir, yun nga, naku-confuse sila. Ano ang membership type talaga nila? Yeah, so ang ating mga OFW, ang membership type nila is mandatory yan. Mm-hmm. Okay, so mandatory yan for both land-based and sea-based. Mm-hmm. Okay, so kasi dati akala lang nila, kasama pag kasi sea-based yung mga seafarers natin. Mm-hmm. Okay. So mandatory yan sila. So yung mga land-based naman, so mandatory din yan kung meron tayong existing na bilateral agreement dun sa country kung saan sila naka-based. Pero kung wala naman, they can register pa rin as OFW. Paano nila mabiverify po yung kanilang SS number? Okay, so yung mga hindi po kagaya nga po na nabanggit ko kanina, nakalimutan nyo yung SS number ninyo, may way ho kayo, syempre hindi na makakatawag doon sa hotline. So, but I guess kung hindi kayo makatawag doon sa aming hotline, meron tayo doon sa usaptayo@sss.gov.ph. So yung usaptayo@sss.gov.ph, hindi lang yan local, ha? International yan, kahit yung mga OFW pwedeng mag-email dyan. So yung mga concerns kagaya na nabag, nakalimutan nga nila yung SS number nila, lagay lang nila doon, kwentong konti lang na nakalimutan ko yung number ko, tapos yung pangalan ko, date of birth ko, ID ko, ipapacilitate na natin yun, i-verify na ko natin yan. Correct. Okay, diba? Bago kayo bumiyahe, no? Bigyan ng panahon. Yes. Ito na nga yung mga tinatanong natin, mga best practices on how to monitor and update your SSS records. No? Bigyan po natin ng panahon ang pag-verify ng inyong mga hulog or SS number mismo, no? At saka nga po, ito ha, tip lang din para sa ating mga OFW. Actually, ito na experience, self-experience talaga to, personal experience. Alam mo kasi, yung tatay ko sabi ko nga, diba, isa siyang OFW. So, nag-start siya maging OFW, around grade 3 pa lang ako noon. So, wala pa ako sa SS. So, talaga nung naging OFW siya, hindi niya na nadagdagan yung kanyang contribution. Maraming ganyan ang kaso. So, buti na lang pumasok ako sa SS. So, ayun. So, doon natin nakita yung importansya. Kaya naman pagkapasok sa SSS, ayun na, pinagpatuloy yung paghuhulog. Pinagpatuloy namin yung paghuhulog niya kasi nakita natin yung importansya. So sana po panawagan din para sa mga kapatid natin na OFW na pwede ho natin ipagpatuloy yung ating membership kay SSS as an OFW. Correct. Again, the more your contributions are, the higher it is, then the higher your benefit will be. Okay, so yun lang ho lagi yung tatandaan natin. Hindi ho tayo habang buhay OFW. Correct. Hindi, di ba po ang OFW kasi di ba may trabaho yan. Kasi oo, may hangganan. May hangganan ng lahat. So paano maraming mga kaibigan dati ng tatay ko na hindi na renew yung kontrata. So ayun na, so wala na, no, 'di ba? So natigil na yung natigil na yung paghuhulog or natigil na syempre yung source of income nila. So habang sana na medyo malaki-laki na malakas pa at medyo kumikita pa tayo na medyo bongga-bongga, 'di ba? Maghulog na tayo, magtabi na tayo ng paunti-unti. Magsube. Yes. Kasi again, pagdating ng panahon, walang ibang makikinabang diyan kundi tayo bilang miyembro. And of course, yung pamilya din natin. Yun. Speaking of pamilya, no, hinihiling ko rin na sana magkaroon din malasakit yung mga family members, no, mga mga lalo na yung mga OFW, sir, di ba? Yan, sabi mo, nakakalimot. Minsan, pag tumawag ang tatay mo, oy, tay, yung SS mo, silipin mo rin. Ibigay mo sa akin yung SS number mo, i-verify natin, bigyan mo ako ng authorization, i-verify natin, baka pwede mo pang ituloy yan as OFW member. Tama. Kasi diba? Yung iba, nare-realize nila, minsan yun na nga, babalik sa Pilipinas, kasi syempre, senior na. Oo. So, pagbalik dito, 60 years old na, only to find out na, yun nga, kulang yung kulang sa 120. Pwede naman hong dagdagan yan. Pwede naman dagdagan. Pero imagine mo, sana, pagdating ng 60, di ba, nagpe-pension na sana sila, di ba? Pero,
yun nga, ang nangyayari, dinadagdagan pa nila kasi kulang pa. Nasana nung time na sila ay aktibo pa na kumikita, diba? Malakas pa eh. Okay. Sana nakapagulog na. At saka alam mo, mga OFWs ka, kilalang mga generous yan. Pag uwi niya, ayan, mega treat the family, ay, members, kamag-anak. Bigay todo lahat yan, diba? Pagka tumawag ang anak na, sabi, ay, wag ang cellphone. Diba? So, cellphone, anong gadget, anong hilingin ng anak, diba? Yes. Kasawa, halos so, ibigay lahat yan. Bigyan din natin ng importansya. Okay, ayan. Mula kay Ma'am Rosalina Lovito, sabi niya, Hong Kong pa rin, ma'am. Have a nice day. Ay, nako naman. Dalawin mo kami, Rosalina, pagkakagano. O kaya tayo Pilipinas ang dumalaw, diba, direct? Tama. Calling the attention. Abangan. Okay. Mula kay Sir Rene Ando Enriquez, kanayas po, 60 years old na po ang member and upon checking, nasa 93 pa lang ang total contributions. Mm-hmm. Can we continue paying as self-employed para naman, para ma-avail ang retirement? Thank you. Yan. Okay. So, ang ganda ng tanong yan. Mm-hmm. Ito yung pinabanggit nga natin na 16 na eh. So, imagine mo sana kung nakapaghulog ng unta yung kalakasan. Di sana, nagpe-pension na, di ba? At age of 60. Pero again, pwede natin yan. Pwede pa natin magawa ng paraan yan. At age of 60, 93 contribution, pwede siyang maghulog. Actually, dalawa yung option yan eh. It's either yun nga, nabanggit niya, self-employed, or voluntary paying member. Mm-hmm. So, dagdagan yung contribution. Mabuo yung magic number natin na 120. So, ilan na lang yun? 93. So, 27 months na lang. So, nasa 2 years na lang yan, di ba? Wala pang 2 and a half years yan. Dagdagan nyo na po. Sabi ko, konting kembot na lang. Konting kembot na lang, konti na lang. Konting subi-subi na lang. Yes. Pero napakagandang benepisyo naman ang makukuha mula sa SSS. Tama. Okay? At pagka nag-retire tayo, lifetime yan. Lifetime, habang buhay po kayo magpe-pension kay SSS. Actually, tawag pa nga namin double lifetime eh. Kasi pagka yung miyembro, upon the death of the retiree, alam mo, 100% nililipat yan doon sa correct, asawa. Correct. Legal spouse. Oo. Uy, may maganda tayong balita, sir, sa mga members, no? Kung kayo po ay nasa remote areas, nako, abangan nyo po ang SSS e-wheels. Pwede rin nyo pong i-request ang inyong barangay para puntahan po kayo ng SSS e-wheels. Yes. At alam nyo ba, yung mga yung e-wheels, okay. Actually, nakikipag-partner din kami with branches, eh. Okay. Yes. Currently, may mga pagka bumababa sila sa barangay, or yung mga organizations yan. Kasama diyan, kasama si member education kasi aside from the services, nagbababa tayo, meron tayong information dissemination. So yun. So at yan ang isa sa pinaka-top platforms na kinakampaign ngayon ng ating management, diba? Yes, diba? So kailangan na, kasi actually pagka bumaba ka doon sa mga barangay, andun yung andun yung yung bulto ng miyembro na gusto nilang maghulog, pero hindi nila alam paano. Oo nga. Diba? Paano ba maghulog? Tapos ano bang magiging benefits ko? Kasi dati ako naghulog. Kagaya dati, pumunta kami sa Alabang Munting Lupa. Alam niyo po, andun kami, syempre, nagkakanta kami. Andun po kami sa may tricycle. Okay. Diba? Sa ilalim ng init ng araw. Mukha kami nagtitinda ng kaserola doon. Pagkatapos. Pero, ayun. Alam po, pinaikutan na kami ng mga tricycle driver. Ang daming tricycle driver doon, yung iba. Dati conductor ng bus, driver sa mga pabrika. Tapos yun nga po, dahil sa pandemya, natigil, ngayon nagta-tricycle driver. So ang tanong nila, paano? Gusto kong maghulog eh, gusto kong dagdagan. Kasi na-verify nila. Yun ang kagandahan kasi sa e-wheels po, may dala kayong may verification tayo diyan. Actually, hindi lang verification ha, dun sa e-wheels ha. May mga services yan, like mag-a-update ka ng records mo, single to married, o kaya magdadagdag ka ng beneficiaries, tumatanggap dyan. So pwede, binababa natin yung mga servisyo natin. Yung mga services sa branches, binababa natin yan. At after nun, mabiverify nila, pupunta ngayon sila sa amin. Na sir, itong ganun nakita namin, ito yung hulog namin. Ano po bang dapat namin gawin? So dun papasok naman yung counseling. Okay? So again, napakarami ho na mga miyembro natin na natigil sa paghuhulog. Hindi lang nila alam paano. Oo nga. Ayun nga yung sinasabi nating servisyong ramdam mula sa SSS. So, yun. So, abangan nyo po, no, sa mga remote areas. Pwede rin po yung hilingin nga ang barangay nyo po makipag-coordinate sa amin para maibaba po natin ang servisyo. Okay, sir? Go ahead. Ayan. Question from RS Let. Hello po.
Mm-hmm. Saan po pwede maghulog ng SSS contribution kung naka-base na po sa ibang bansa? At paano din po mag-apply for loan condonation? Ayun, ang ganda tanong siya naman ni RS net, di ba? Actually, iniisip ko na yan kanina yun sa loan eh. Okay. Sagutin muna natin yung unang tanong niya. Oo. Nasa ibang bansa siya. Mm-hmm. So, paano ba magbayad ng contribution? Correct. Okay, so marami ho tayong ways dyan para mm-hmm. magbayad. Marami ho tayong mga... Ang kailangan nyo lang po is mag-generate ho tayo ng payment reference number online. Mm-hmm. So, actually, ito po ang tip namin. Yung iba ko kasi, monthly ko ba yung gagawin? Quarterly? Kasi yung iba, syempre, busy mga OFW. Yun, totoo. Sure. Alam nyo po, kung halimbawa, ang gusto nyo po monthly, isang beses nyo lang gagawin yan. Mm-hmm. Okay, isang beses nyo lang gagawin. Tapos, sa susunod na buwan, may system-generated PRN na. Mm-hmm. Diba? So, ang gagawin mo lang, print ka na lang print. Diba? O kaya kahit hindi, screenshot lang mm-hmm. eh, diba? Mm-hmm. Kung walang printer, no worries, screenshot mo lang yan. So, tapos, sa case niya, as what? OFW member? As OFW. Mm-hmm. And then? Pagkatapos, may mga collecting partners na po tayo mm-hmm. dyan. So, may mga partners tayo overseas, may mga mm-hmm. kapartner din tayo ng mga banks na mm-hmm. nag-accept ng payment po ng ating mga OFW. Mm-hmm. Pwede rin, kung halimbawa, kung may kamag-anak ka dito sa Pilipinas, pwede mm-hmm. mo pakisuyuan. Kagaya nga po namin, di ba? Yung tatay ko pinaguhulog, OFW siya. Mm-hmm. So, kami na lang ho, di ba? Yung pamilya niya rin sa Pilipinas, kami na lang ho yung nagbabayad. Entrusted talaga. Yes, di ba? So, doon mo na lang sa misis mo na lang. Mm-hmm. Di ba? And then, yun ang kagandahan, di ba? So, marami tayong way para, kumbaga, para kahit nasa ibang bansa tayo, pwede nating bayaran mm-hmm. yung ating contribution. Yung sunod na tanong naman niya, yung loan, diba? Yung loan condonation. Mm-hmm. So, good news po ito para sa ating mga miyembro. Diba, may mga past due short-term loan. Yeah. Kasi meron tayong tinatawag nga na condonation. Consolidated. Okay. Kasi yung pagkakalam ng members, condonation. Condonation. May condonation pa ba? Ano na ang tawag? Meron. Pero ang tawag natin dyan ay Consolidated Loan Program with Condonation of Penalty. Pwede yung pakiiksian. Ah, haba. Consoloan. Ayun. Okay. So, actually, may mga art card tayo dyan, ha? Mm-hmm. Sa Facebook ko at saka sa meron tayo, may vlog tayo diyan, may TikTok tayo diyan. Nandiyan ho yung ano ginawa ho ni member Ed ho yan. Andiyan ho yung aming ano artista namin artista, si no? Abby, di ba? Paano mag-apply? Famous awardee. Naman. Yeah. Okay, paano mag-apply sa consolation? Okay, so sa consolation gagawin lang ho natin diyan, online din po yan. Okay. Maglalagin lang tayo sa ating my.sss account. Tapos, under the loans menu, i-click nyo lang po yung apply for consolidated loan program with condonation of penalty or consoloan. Mm-hmm. Bakit consolidated loan program? Mm-hmm. Kasi po, hindi lamang, kung meron po kayong past due short-term loan like salary loan, calamity loan, emergency loan, mm-hmm. i-consolidate po natin yan into one account. Mm-hmm. Okay? And once na kaya consolidated loan program, mm-hmm. gagawin natin siyang isang account, tapos po, i-merge natin yung principal at yung interest. Okay, yun na lang po yung babayaran natin. Okay. Yung penalty po, subject yan sa conditional condonation. Mm-hmm. Okay? So, bakit conditional condonation? Kasi once na ma-zero ninyo, yung principal at yung interest, ma-zero din po yung inyong penalty. Ayun, may mga educational loan, pwede ba dyan? Ayun, yun nga lang po, hindi kasama mm-hmm. ang mga educational loan. Bakit? Kasi po, mas mahaba po kasi yung repayment term ng mga may educational loan. Ayun. Kaya hindi po sila kasama dyan. So, yun, well said naman. Okay. At saka ito po pala, ha, yung mga mag-a-apply, may dalawa po kayong mode. Mm-hmm. Either full payment, one-time full payment, mm-hmm. or installment. Mm-hmm. Yan. Kasi, yung iba, baka naman hindi naman ganun kalakihan yung principal at interest, di ba? Ang tip namin dyan, bayaran mo na. Isahan mm-hmm. na lang, di ba? After applying for consoloan, kailan sila pwede mag-loan ulit? Di ba? Kasi oo, gusto pa nila mag-loan. Yun ang gusto nila eh, mga members eh. After 3 months from full payment. Okay. O di ba, 3 months lang ang payment. Pero dapat yung hulog nila. Pero dapat tuloy-tuloy po ha. Oo. Hindi po siya matatag as yung tawag natin dun is defaulted consoloan. Okay, so hindi po siya magiging defaulted consoloan. So, kasi po pagka defaulted consoloan yan, eto po. Paano kung halimbawa, sabi ng member, nag-apply ako. Okay. Unfortunately, nagkaroon ako ng emergency. Mm-hmm. So, hindi ko ngayon siya nabayaran. Hindi ko natapos. Mm-hmm. Alam niyo po, napakabait yung SSS. Ano? Kasi pwede ka na namang mag-apply uli. Di ba? Mag-apply ulit ng consoloan. Okay. Di ba? Hindi yung kagaya dati. So, may one more chance. Hindi lang one more, two more, three more chance.
Many chances, okay? Di ba, imagine ninyo ha, pagka hindi mo nabayaran, didigyan ka uli ng pagkakataon ni SS, apply ka na naman. Oo. At yung penalty mo, subject na naman yan for condonation, di ba? Yun nga lang, pagka yung accounting nyo na-tag na as defaulted consul loan, at na-fully-paid mo na yan, ang renewal na after 2 years na. Mm-hmm. Kumbaga yung sanction doon na lang. Oo. Diba? Pero still, parang, ang kagandahan, naka-renew ka, di ba? Nakapag-apply ka uli. Ang sinasabi ng SS, pahinga ka muna. Ha? Yes. Ayusin muna natin yung loan records mo, ha? Okay. Sir, may question dito mula kay Berna Abes. Hi, Berma. Berma, magagamit ko po ba yung SSS ko na nag-stop ako ng payment ng 2016? Okay, ma'am Berma, ang sagot dyan ay isang napakalaking yes. Okay. Okay? Isang napakalaking yes. Pwede ho yan. Tandaan po natin, meron hong kasabihan kay SSS. Mm-hmm. Once a member is always a member of SSS. Mm-hmm. Hindi ho nawawalang pagiging member ho natin. Natigil lang ho yung paghuhulog ninyo 2016. Kung halimbawa, meron na kayong 15 months, ngayon po, gusto nyo ipagpatuloy yan, madadagdag lang yung dagdagan magiging pang 51, 52. Oo. Hindi ho nawawala yung membership ninyo. So, mas maganda, dagdagan. Yes, tama yan. Activate may membership mo, okay? Mula kay Lo Apura Liboon, good morning po. Saan po pwedeng kumuha ng PRN? Okay. Maraming paraan, di ba? Marami. Sir? Oo. Siyempre, ang pinaka-easiest talaga dyan is via your My Not SSS account. Saan pa? Mobile app. Wala kang laptop, wala kang desktop, may mobile app. Okay, pwede tayo. Download nyo lang po yung SSS mobile app natin. At huwag kong kukuha ng PRN sa scammers, ha? Naman! Ako, no to scammers. Parang awa na po ninyo. Please, okay? Mula kay Dory Martinez Cruz, ano ang pwedeng gawin pag hindi ko nakikredit yung retirement pension ng January at February 2024? Uy, ngayon lang, sir. Wala pang crediting. Naku, hindi na credit yung pension. Baka naakop siguro. Mm. Diba? Mm-hmm. Kasi meron ho tayong tinatawag na annual confirmation of pensioner. Posible. So ito ho, anong kwento ngayon sa AKOP, sir? Di ba may AKOP latest tayo? Ayan. So nabanggit na nga ni ma'am. So di ba may latest tayo ngayon na yung AKOP natin. O annual. Ano ba yung AKOP? Annual Confirmation of Pensioner Program. Mm-hmm. So ito po, parang sinasabi mo lang naman kay SSS. SSS, buhay pa ako. Oo. So pagpensionin mo pa rin ako, ha? Tuloy-tuloy dapat ang pension ko. Okay. Anong age nga yung pwede? Ano? Ito po. So, nirevise lang ho natin. May konting, may konting revision lang tayo dyan. Mm-hmm. Kasi dati, pag kayong mga pensioner po, retiree pensioner ha, to be exact, if they are residing in the Philippines, hindi ho sila required sa AKOP. Mm-hmm. Ngayon po, residing in the Philippines, isang retiree pensioner, pagdating ho ng 80 years old, required na ho tayo sa AKOP. Okay? Bakit nga ba? Bakit nire-require natin mga 80 years old sa AKOP ngayon? Kasi tinitingnan natin kung baka mamaya, may ibang cases kasi baka mamaya hindi dineclare, diba? Ng kanilang kamag-anak. Actually, maraming ganyan eh, no? Diba? Kasi lalo na kung medyo palung-palu yung pension, ako hindi dineclare ng kamag-anak na... Nagpaalam na pala. O, tinawag na pala ni Lord, diba? So, ayun, tumatang ang kumukubra ng pension, yung hindi naman karapat dapat. Okay? So, by the way, ito rin po, ha, tip yan. Kaya kung may makakilala ho kayo dyan, alam nyo naman, pagka nakakatumpukan yung mga marites, di ba? Tapos alam mo, si ganito pa kayo, pero ganito yung anak kumukuha, di ba? Ganyan. Tapos i-report nyo na ho sa amin. tulungan nyo rin po kami. Opo, tulungan nyo po kami. I-report nyo ho sa kasi, again, kung hindi naman po sila yung rightful beneficiary, diba? Tandaan ho natin, pondorin ho natin yan. Pangalagaan din po natin. Para mapakinabangan ang tamang beneficiary. Yes. Okay? Wala kay Michael Monido Gavilanes. Ma'am, ask ko lang po, kahit hindi po ba kami kasal ng asawa ko, pwede po bang ilagay ang name ng anak ko sa benefits ng SS ko as beneficiary siguro, sir? Yes. Pwedeng-pwede, Sir Michael. Pwedeng-pwede mo ilagay yung anak mo as your beneficiary. Actually, hindi lang pwede. Dapat na ilagay mo yung anak mo sa beneficiaries mo. Kasi minsan, ito yung nagiging practice. Okay. Ng ibang, actually, hindi naman practice, pero kumbaga parang nakakagawa ng ibang miyembro na pagkakumuha na ng SSS number, minsan kung sino yung declared doon, hindi na na-update. Mm-mm. Na dapat tungkulin din ho natin to update our records. Yeah. Ang anak ko, pagka below 21 years old, they are considered as primary beneficiary. Mm-mm. I-declare mo man yan sa minor. Hindi, primary. Yes, minor pa rin yan. Magpe-pension ho yan. Kumbaga magpe-pension, tatanggap ho ng benefit kay SSS. Mm-mm. Pero pag umabot na ho yan ng 21 years old, i-consider lang ho natin sila as designated beneficiaries provided na dineclare ho sila ng miyembro doon sa kanilang SSS record. Paano na lang ho kung doon sa yung mga anak niya wala ho kayong dineclare? Oo. Diba? At umabot na ho sila sa 21 years old. Pero sir, yung mga may mga dependent na medyo yan, nakapag-asawa na maaga, ano mangyayari doon sa pension? So ito po ha, kasi di ba ang rule natin, 21 years old considered pa yan as minor. Okay. Pero pag yung bata ho, umabot na ho sa edad na 18, tapos may kinakasama na.
Okay. O kaya naman nag-asawa. Oh, nag-asawa. Kahit wala pang 21, titigil na ho yan. Ayun. Diba? So, yun po. So, huwag mo na mag-asawa. So, diba? O, mag-ipuno muna tayo, diba? Uy, okay. Mga members, naku, ang saya-sayo ng discussion natin. Siyempre, kasama natin si Sir Jomer Gonzalez, ang ating mahusay na speaker mula sa Member Education. Pinag-uusapan pa rin natin ang iba't-ibang programa ng SSS, mga best practices po on how to monitor and verify your records. At ang yung mga concerns mga OFW members, naku, ipalating niyo, sali ho kayo sa aming talakayan. Dito po sa inyong paboritong programa pa rin ang usap tayo. Okay, i-address natin tong question mula kay Charmian Lim. Hello po sir, OFW from Kuwait. Tanong ko po, saan po, paano po mag-a-apply ng loan, condonation? Yeah. Lab-na-lab so, nila, nila ang condonation, okay? Ano kasi ito eh, actually kahit yung sa mga kakilala ko din na OFW, yung iba, ganyan, na employed kasi sila sa Pilipinas eh. Tapos na separate kasi nagkaroon ng magandang offer sa ibang bansa. Unfortunately, may naiwang utang sa Pilipinas. So, ito na ho yung pagkakataon ninyo. Again, kagaya ho na nabanggit ko namin, online na po. Okay? So, pwede ho kayo mag-login lang kayo sa inyong My.SSS account and under the loans menu, i-click nyo lang po apply for consoloan. Consoloan na po ang tawag dun sa condonation ho natin, ha? Yes. Yan, okay? Mula kay EJ Automart, pwede po bang ma-convert yung contribution ni Mrs. na bayad na lang sa loan? Uy, naku. Actually po, nakapakinig na ako dati sa ano yan eh, sa may ganyang practice kay pag-ibig. Okay, okay. Ayan, kay pag-ibig ho kasi, parang pagkakarinig ko na, parang a year, pagka walang bumapasok na payment, talagang ibaba, ano, binabawas sa contribution. Yun nga lang po, sorry, kay SSSO kasi hindi natin pwedeng ibawas. Yes. Kasi alam nyo po, tayo po ay may pinapangalagaang benefits. Yes. Diba? Pinangangalagaan natin dyan yung sickness, maternity, lalo na yung retirement. Oh. Paano na lang, kasi kay Sir EJ, paano na lang huyo kung yung misis ninyo, eksakto 120. Di ba? 120 contribution, edi pension yun kay SSS. Oo nga. Eh, binawas namin yung utang. Yes. Edi, disqualified na ngayon sa retirement pension, di ba? So, mga members, sir, syempre iba ang pagbabayad sa loan balance at iba ang pagbabayad sa contributions. Tama po. So, kaya po hindi ho siya binabawas sa inyong mga contribution. And eto po. Ang yun nga po ang pinapayong natin ngayon. 'Di ba? Hindi na kailangan ibawas kasi meron tayong consoloan. 'Di ba? Apply na lang tayo ng consoloan. Ala, ang baka mamaya may magtanong diyan, nako hanggang kailan ang deadline ng consoloan? Oo nga, yan ang tanong. Walang deadline. Actually, nakasanayan ng members, no? Condonation ba may deadline? Consoloan, okay. Eh, 'di ba? Lagi kasi paliwanag mo. Lagi na nangyayari pag kayo mga nag-a-apply ng consoloan. Kaya binabaliwala 'yun noon eh. Unang tanong lagi pag kahit kami sa mga seminars, pag nagtatanong sa amin, uy, kailan ang deadline? Kakaumpisa pala ng program, tanong kaagad, kailan ang deadline, di ba? So, ngayon po, walang deadline. So, kung halimbawa, naku, kasi medyo tight ang budget ko ngayon, di ba? So, gusto kong mag-apply, pero wala pa akong pambayad. Naku, no worries, mga sir, ma'am. Kasi nga po, wala pa tayong deadline. So, kung halimbawa, malay niyo sa, ano yan, pagdating ng May, di ba, bigayan ng ano, mid-year. Ayan, nandun ang pambayad. Sige lang po. Huwag na ho natin hintayin ng deadline, please, no? We acknowledge natin ang mga bisita natin ngayon dito sa studio. Aming bagong Vice President for Public Affairs and Special Events Division, si Sir Sammy Santos. Hello, Hi, Sir Sammy. Welcome po dito sa Usap Tayo. And of course, ang bagong head ng Corporate Communications Department, si Ms. Cathy Mamaril. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Cathy. Yan. Hi, sir. Welcome po. Sa susunod siguro, minsan, sino sir? Umupo tayo ngayon. Sa susunod po, no? Makikita niyo po ang aming mga top heads ng Public Affairs and Special Events Division. Ito yung dadami na kami rito. Oo, tsaka marami kami. Abangan niyo po yung mga programa na hinahanda at niluluto po ng Public Affairs. Yes. At susunod dyan, may ano dito, may mga pakapi-kapi na. Oh. Ayun, thank you for joining us this morning, sir. Thank and you, Ma'am sir, Cathy. Ma'am. Okay, sir, tuloy tayo ulit mula naman kay Manuel Gagar. Sir, good morning po. Paano po yung sa overpayment po? Ano kayong overpayment to? But, nako. O baka overpayment ang loan siguro. Yes, assume natin, sir, loan. Okay. So kung sa loan po yan, pwede po tayo mag-apply na tinatawag natin na overpayment applied to current loan or OPACIA. So ang kakailangan lang po dyan, kung employed, pwede po yung employer ang mag-request. So, dapat nga. Kasi ang karaniwang nagiging kultura, yes, practice, yung mga members na employed, sila yung pumupunta sa branch. Tama ba yun? Actually, ganito yan ha. Kung employed tayo, dapat yung employer natin. Ayun. Bakit? Kasi na kay employer ho yung supporting documents. Correct. Yung report form, yung collection list, na kay employer. Yun ho kasi yung iaattach, yun ho yung hahanapin natin. Kasi doon po natin makikita, may overpayment nga ba talaga? At ilang buwan yung overpayment. Okay, so yun po. Employer ho.
Okay, unless tayo po ay separated na. Ayan. Yeah. Pag separated na, tapos syempre separated na tayo from our previous employer. Nahiwalay na sa trabaho. Tama. Mm-hmm. Tsaka pa lang po tayo, pwedeng tayo na mismo. Correct. Ang kailangan lang po natin, buwabalik tayo sa employer natin, hingin po natin mga supporting document. At tayo na ngayon yung magre-request na OPA-CL o overpayment applied to current loan. Current loan, kasi kung may bago kang loan, ia-apply lang po natin yung overpayment mo from your previous loan to your current loan. Okay? Pero ito po, para maiwasan na natin yan. Siyempre, di ba, kung pwede iwasan, bakit natin, di mas maigiwasan, di ba? So, yun ang ano natin. Paano maiwasan overpayment? Pagka tayo po ay mag-a-apply ng halimbawa salary loan, meron hong kinaltas po sa atin sa sahod natin ng monthly amortization. Kakakaltas pa lang, okay? So, gagawang pa ho ng report yan ng ating employer. I-remit kay SSS, gagawa ng report. So, ang tawag ho natin dyan, payment in transit, okay? So, wag muna ho tayo mag-apply ng salary loan. Mabilis lang naman ho ang posting. Actually, ano lang yan eh. Minsan araw lang, wala nga. Basta tamang documents, Diba? Ang bilis lang ng posting. Pag nakita ho ninyo posted na ho yung dinidak sa inyo, hala, sige, mag-loan ka na. Online, ha? Online. Gamit ang inyong my.sss yes, account. Yes, okay? Diba? Sir, acknowledge natin to mula kay Michael Monido Gavilani. Hi, Sir Michael. Sabi niya, thank you po, sir and ma'am, sa pagsagot ng tanong ko po. God bless po, sir and ma'am. Ako, maraming maraming salamat naman. At Sir Michael, huwag kang magsasawa, ha? Lagi ko manood. At i-share mo, syempre. Yes, okay. Mula kay DHL Casti, pwede pa din bang hulugan ang mga years na hindi ko nahulugan? Example, year 2020, 2021, 2022 at 2023. May retroactive ba tayo, sir? Naku, yun lang. So, kung bakante lang ho talaga yung mga years na yan. Talagang, yan ay mananatiling bakante. Okay? Mananatili ho ng bakante yung contributions na yan. Unless po tayo ay employed. Yan. Employed tayo during that period. So, dinedak sa atin. Actually, kanya hindi dinedak eh. Diba? So, si employer nagkaroon ng lapses on their part. Maraming kaso diba? Ganyan. So, ang mangyayari ho dyan, si employer ho, okay, babayaran niya yung contribution including the penalties. Correct. Okay? Pero para sa mga, kung tayo ay voluntary, self-employed, hindi na ho. Bakante, mananatiling bakante lang ho yan. Paano kung may resistance si employer? Ay, nako, hindi ko mababayaran ng hulog mo. Anong gagawin ng member? Ay, nako, pumunta ka na kay SSS. Yan. Sa alimang tanggapan ng malapit sa inyo. Magpakita ka lang ito, may ID ako, empleyado nila ako dati. Lalo na, mas matindi pa kung meron ka mga payslip. Correct, diba? Binawasan ka, pero hindi ni-remit. Pumunta na kay SSS. Yeah. Reklamo na ho kayo. Mag-file ng complaint. Actually, ano lang naman ho yan eh. Nasa pag-uusap lang din sa ating mga employer. Minsan naman ho, yung employer natin medyo nagmamatigas sa umpisa. Pero pag nakatanggap na ng billing yan sa SSS. Ayan na. Nakikipag-settle naman. Kaya make it a point na biniverify nyo po ang yung hulog sa SSS at ang records nyo gamit ang my.sss. Kaya panahon na po, mag-register na ho kayo at mag-create ng inyong my.sss account. Okay? Gawa ng my.sss o di kaya naman yung ating mobile app. Diba? Sa mobile app, makikita mo kagad, uy, na-remit na ba? Yung download na. Diba? Download niya na. Sir, address natin to mula kay Evelyn Ortega Santiago. Tanong ko lang po, ako po ay nagpe-pension pero namatay na ang beneficiary ko. Pwede bang magdagdag ng bagong beneficiary? Okay. Yun. Anong klaseng pension kaya? Pagpalagay natin retirement po. Baka retirement pension. So, kung namatay na po yung kanyang beneficiary, actually pwede pa rin naman po. Pwede pa rin naman siya magdagdag. Yung nga lang po, titingnan din po kasi natin kung meron pa po bang qualified at may matatanggap pa po ba yung kanyang idadagdag na beneficiary. Tandaan po natin, ang retirement pension po natin yan ay lifetime. And transferable po yan sa ating primary beneficiary. Sino ba ang primary beneficiary? Dependent legal spouse and minor child or children. Unless po yung anak po natin, lagpas na sa 21 years old, pero kung yan po ay, sila po ay congenitally incapacitated. Yung mga nakakalimot yan. Incapable of self-support. Yung iba ho, kasi pag narinig yung 20, hanggang 21, paano yung anak ko congenitally incapacitated? Ganun ho kabait si SSS. Ganun ka-generous si SSS. Kasi itatawid ho niya yan dun sa anak niya yung pension. At hanggat nabubuhay. Actually, may isang seminar kami dyan, nagtanong sa akin. Ibig sabihin, sabi niya, hanggat nabubuhay? Eh, paano ko yung bata umabot pa ng umidad na, diba? Tumanda pa 40-50 years old, diba? Paano yun? So sabi niya, paano si SSS? Hindi ba kayo lugi dun? Actually, masasabi mo kung titingnan po ninyo yung amount talaga, diba? Magkano lang yung nahihulog, pero tinawid natin. Pero again, ang tinitingnan ho kasi natin dyan is yung anak na hindi ho niya kayang, kayo incapable of self-support. Diba? Wala siyang kakayanan na supportan yung sarili niya, makapaghanap ng trabaho. Okay. So sa maliit na paraan man lang, si SSS makatulong dun sa anak. Tama. So yun po yan. So that is how, actually,
pag lagi niya ng topic is talagang ano eh, minsan kinikilabutan ako. Kasi, ano talaga, that is how generous SSS is. Eh, pagdating sa mga anak. Yan ang target natin eh, sakupin, bigyan ng magandang coverage, at bigyan ng mga social security protection. Totoo. Okay, patuloy pa rin ho kayong nakatutok sa inyong, sa ating programa, ang Usap Tayo. Ako po si Vanjie, at kasama pa rin si Sir Jomar Gonzalez. Ayan. Kung may mga katanungan, sali lamang po kayo. At i-address na ho natin tong question mula kay, ayun, kay Montoya Carey. Tama ba ang aking basa? Montoya Claire. Montoya Claire. Ayan. Uy, nagpaalam na sila mamaya. Ma. Balik kayo mama. Okay. Okay, ang sabi niya, SSS, good morning. SSS, sana po ay matulungan niyo po ako. Ang aking concern kasi po ay sa maternity claim. Ano po ito? Kaso, kasi po, nung December 13, 2023 pa po yung filing date. Tapos po, ang date na evaluate po ay December 29. Tapos ngayon, wala na pong update. February na po ako. February na po. Ask ko lang po, sana, paano po. So, fina-follow up niya yung maternity niya. Mga ganitong kaso, sir, nag-file ng maternity online, paano po ma-verify ang kanilang status? Okay. Na-deny ba to? Na-approve? Ganito po yan. Mm-hmm. Pagka nag-file ho tayo ng ating claim online, meron ho laging corresponding transaction number yan. Reference number. Because that will serve as proof that we have successfully submitted. Okay? Successful yung transaction natin. Yan ho yung gagamitin natin para po mag-follow up. Mag-email lang po tayo dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Lalo sabi ni ma'am, December niya finale. So lumagpas na ma'am, parang more than one month na. So pwede ho yan, medyo nainip mo si ma'am. So pwede ho yan, i-email nyo lang ho kami dun sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung screenshot ho ng kung meron ho kayo yung email notification na nandun na rin yung transaction number, screenshot nyo lang ho yun. I-attach nyo po dun sa email ninyo, tapos ito pong concern ninyo, kahit nga po yung mismong tinype nyo na po yan, i-copy nyo na lang po yan. Oo nga i-attach nyo na, copy-paste nyo na lang po yan doon. At itutulungan ho namin kayo na i-follow up ho yung inyong yung case ninyo. Kasi kung halimbawa po, on process pa rin, anong nangyayari? Bakit natatagalan? Oo nga. Baka may email din po ang SSS, no? Yes, totoo. Baka naman po may email si SSS na rejected because of the following reason. Hindi lang ho natin nakita. Check din po natin yung email address natin. Pero kung wala, then mag-email ho tayo sa usaptayo@sss.gov.ph. Yeah. Thank you, Sir Jomar. Mula naman tay, Noradi Ilagan. Hi, Noradi. Yung live-in partner ko po ay namatay na at kami po ay may tatlong minor na anak. Hindi po sila makakuha ng pension or death claim dahil matagal mag-response o sumagot yung employer. Ano po ba ang dapat gawin? Okay. So employed ang member, sir. Yes. Tapos parang feeling ko may may negligence para sa part ng employer kasi inahabol niya yung employer, di ba? Parang si employer hindi nagbabayad ata ng contribution. Oo, siguro hindi na i-report din, di ba, sir? Okay, so, ito. So, ganito lang po. Kung si employer ho, hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-ugnayan, kahit na anong lapit ninyo, talagang wala. Punta na ho kay SSS. At kami na mismo ho, yung makikipag-ugnayan doon kay employer ninyo. Kasi kung ayaw ko yung pansinin, baka naman ho, pagka pumunta ho kami, baka pansinin, pag hindi pa rin ho kami pinansin, ayun. Good luck na lang sa kanila talaga. Di ba? Oo nga, sa mga ganyang klaseng employer naman po, kasi namatay na nga po yung member at empleyado nyo. Di ba? Imagine po ninyo, lalo na yung kung maliliit pa yung mga anak. Actually, may dating case na ganyan na yung nanay ko naman nilapit sa akin. Security guard yung pwede ka na tumakbong barangay captain. Oo nga eh. Parang may pullback hata. Okay. Jomar Gonzalez, service on the best. Diba? O diba, may ano na ako. So, pag nakita tayo sa susunod na alalan. So, nilapit ni nanay. Nilapit ni nanay sa akin. Actually, security guard nila. May, parang ganyan din eh, tatlo din. Na minor child. Tapos hindi sila kasal. Live-in partner. So definitely, yung asawa kasi, si security guard, hindi siya magpe-pension. Oo. Tapos ito, yung asawa, na actually security guard din, yung asawa. Medyo may mga contributions na missing. Ay, okay. So talagang, hinabol natin, nakipag-ugnayan tayo dun sa employer, dun sa branch. Actually, sa branch na mismo talaga. At sila na yung humabol dun sa employer. Sa kagandahan naman ngayon, nagpe-pension na. Oh, buti naman. Diba? Buti na lang. Barangay Captain Jomar Gonzalez. Pero kung saan naman pwedeng lumapit? Siyempre sa SSS branch, yes. Diba? Lapit ako tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. At kayo po ay bukas palad na tatanggapin niya. Yes, po. At syempre, patuloy pa rin natin ini-implement yung number coding, di ba? Naman. So, yung mga nag-end po ang SSS number ng 1 and 2, Monday,
3 and 4 Tuesday, 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, at pagka 9 and 0 Friday. Ayan. So 9 and 0 ngayon, di ba? Nako, so yung mga nagtatapos sa 9 and 0 ng mga miyembro, hala, punta na kay SSS. Oo nga. Ngayon ang araw ninyo. 'Yon, dami-dami nating na-address ng mga questions ngayon, no? Mm-hmm. So sa mga members po, syempre, mga legitimate na legit social media accounts lang po ang ipa-follow nyo, di ba? Tama, nako. Mm-hmm. Pagka nagse-search ka sa Facebook, kahit ako pag nagse-search ako sa Facebook, pag dinadmit mo yung social security, nako, napakarami. Oo. Kaya araw-araw nire-report ko rin ng mga 'yon. Oo. Paano may identify, syempre may blue badge. No? Tama blue po. Huwag na na ho natin i-follow yung mga fake account ng SSS. Kasi alam mo yung kuminsan, yung iba, nandyan yung mga scammer. Andyan sila, naglilipa na, kunwari tutulungan ka, pero ayun na. Oo. Unti-unti na kinukuha yung mga information mo. So, dito ka na, doon sa legit talaga na account ng SSS. Sir, kanina na-mention mo, may mga plano ang department mo na parang pag-iikot sa buong Pilipinas. Naman. Uh-oh. So, ito po. Actually po, ang Member Education Department po, we are in charge of conducting seminars. Mm-hmm. So, ayan, conducting seminars. So, mapa-online man yan or in-person. So, nagbabalik na ho yung in-person training ho natin. So, para sa ating mga employers, so, pwede ho ninyo kami invite to conduct seminars sa mga opisina ninyo, ha? And that is free of charge. Ayan, so, yun po. Sky's the limit kung ano pong topic na gusto ninyo. Oo. Diba, lahat ng topic, sick, sabi nga, from womb to tomb. Correct. Oo. From sickness, as maternity, to death benefit. Oo. Lahat ho yan, i-discuss namin sa inyo. At, yun nga po, nabanggit nga rin po na kami, unti-unti na rin ho kami iikot sa mga provinces. Yan. Para po, talagang ibaba itong mga hindi lang basic information, kasi we are planning to hold ito nga pong SSS training for employer members natin. Nag-umpisa ho kami dito lang muna sa NCR last year, at this year nga po, we're planning na po na ibaba yan sa ating mga sa mga employers naman ho natin sa regions. Yan. So, ang target ho natin, first target ho natin is sa Davao. So, wow. Ayan. So, makita-kita ho tayo dyan. Oh. Opo. Sa Davao Ilustre. Ako, excited naman tayo ma-monitor yan at ma-cover, no? Okay, direct, may mga katanungan pa ba tayo? Yan. Ang dami pa daw. Oo nga, ang dami. Pero ayan, abangan natin na i-edit lang po ng ating mga director ng technical team. At syempre, nakakatuwa, no? Bagong bihis tayo, Sir Jomer. At nakakatuwa, kasama ka namin dito sa bagong format natin. No? Oo nga, dati parang yung may table na mataas, di ba? Yung mukhang yung table ng security guard. Charot. Hindi, joke lang. Ngayon, di ba bongga na? Yes, di ba? Yes, chill-chill lang tayo ngayon dito. Nagle-level up na, di ba? Ang tagal nga ng order nating kape. Kaya nga, nasa na yung kape. Okay. Address nating question ni Agnes Basila. Good morning, sir, ma'am. If single po ang member, sino po ang beneficiary? At kung namatay ang beneficiary, makaka-claim pa po ba ang nakadeclare? Okay. Diba? Ang gandang tanong ni Ma'am Agnes. So ngayon ang tanong niya na is yung mga beneficiary, di ba? So ang tanong niya, single yung membro, so sino ang beneficiary? Opo. Kung single po ang member, so i-assume natin ha, wala siyang kahit anak. Okay? So kasi pwedeng single pero may anak, di ba? So i-assume natin na totally single talaga siya. So ang number one dyan, parents, magulang, nanay at tatay. So sila po ang mga secondary beneficiaries. Then susunod ho yung designated natin. Sino po ang designated? Yung nilagay po ninyo sa inyong SSS record. Balikan po ninyo yung E1 at E4. So sino ba yung nilagay niyo sa E1 at E4? Baka nandun yung mga kapatid ninyo. Yan. So sila ho yan. Or baka yung mga pamangkin ninyo din declare ninyo as beneficiary. Sila ho yung consider natin as designated. Yung nilagay po ninyo doon sa inyong SSS record. Kung wala na rin po tayong mahanap na designated, halimbawa hindi nakapag-declare ng designated beneficiaries, panghuli po yung legal heirs. So this in accordance with the law of succession na yung family code natin. Okay, so sino yung immediate family? Ang tinitignan na ho namin dyan, family tree. Oh. Yan. Pero syempre sa Pilipinas, hindi lang tree. Forest. Diba? So, you know. So, kung sino man ho doon, yung unang-una, di siya ho yung mamayaran natin. Oh, thank you, Attorney Jomer. Naman. Wala kay Jana. Yung boss ko yun. May bayad po bang magpa-update from employed to self-employed? If ever po, real-time po ba mag-update? TY, sir. Naku, unang-una, syempre, wala pong bayad. Oo. Kaya yan nga po yung sinasabi natin. Kasi minsan, baka sa mga scammers, diba? Uy, update kita. Diba? From employed kasi to self-employed. Kasi sa SSS may bayad. Sa akin, diba? Malit lang. Malit lang, diba? Mali. Wala akong bayad. Oo. Diba? Actually, from kung mag-update ho tayo from halimbawa,
employed to self-employed, all we have to do is accomplish the Form E4. Ilalagay lang ho natin ano yung source of income natin, magkano yung monthly and yearly earnings. Mm-hmm. Kasi yun po yung pagbabasihan ng ating contribution kay SSS. Wala pong bayad ang pag-update ng records, pag-update po ng membership type. Mm-hmm. Maglalagay ka, magpapalit ka mga beneficiaries. Libre lang ho yan. Pati yung form, wala hong bayad yan. Yes. Okay. On that note, Sir Domer, meron po ba kayong mensahe pa sa ating mga members? Okay, so again, ang mensahe lang po natin, sabi ko nga po, di ba, napag-usapan natin kanina yung mga OFW. Mm. Muli po, kung tayo bilang OFW, hindi pa po tayo nakakapaghulog, ipagpatuloy na ho natin yung paghuhulog ho natin. Huwag nating antayin na dumating yung time na parang too late na, di ba? So, sana po hanggat maaga pa, hanggat malakas pa tayo, hanggat tayo ay kumikita pa, makapagsubi na tayo para sa ating hinaharap. And at the same time din po, yung ating mga loans. Huwag ho natin kalilimutan. Natutuwa ho kanina, ang daming OFW na nagtatanong dun sa kanila ng loan condonation. Kasi di ba po, kagaya na nabanggit din natin kanina, yung mga loans ho natin, ibabawas ho yan sa ating final benefit. Diba? Okay. So at least hanggang kumbaga kumikita na sila ma'am and sir, mabayaran na rin. Okay? Mm-hmm. So again, tignan natin yung records natin, always update our records, check your records, tingnan niyo yung contributions niyo, tingnan niyo yung loans niyo, tingnan din po niyo yung again yung records nga po, pangalan, baka mamaya iba pa yung pangalan niyo kay SSS, date of birth, okay. Iba kasi nagpapanda dati, nagpapata. Uh-huh. So ayusin na ho natin para pagdating ng panahon, pagka magfa-file tayo ng ating benefit kay SSS, very smooth at masasabi natin, buti na lang may SSS. Ayun, yun yung catch, okay? Diba? Sir Jomer, maraming salamat.